Sa video na to, sasagutin ko yung tanong sa Facebook page ko kung okay ba na gumamit ng 1x8 na drivetrain. Sa Facebook page ko, tinanong ni Sir Bugel Mel or Bugel Mel. So sir, sana nasabi ko ng maayos yung name mo. Ang tanong niya, sir, pwede ba yung 1x8? Una sa lahat, sir, gusto ko lang liwanagin na walang issue sa paggamit ng 1x8 na drivetrain. As long as hindi malaking problema sa'yo yung malalaking differences between changes ng gears. In theory kasi, sir, mas konti yung gears na meron ka sa isang cassette, mas malalaki yung jumps or yung differences ng mga kambyo. So magbibigay ako ng isang example. Sa isang 8-speed na 11 to 42 na cassette, yung mga available na gears na meron ka is 11, 13, 16, 20, 24, 28, 34, and 40. So kung manonotice mo, yung unang tatlo na gears medyo magkakalapit. Pero after nun, from 20 to 24, meron yung apat na teeth na difference. Yung 28 to 34 ay merong 7 teeth na difference. And yung 34 to 40 ay merong 6 teeth na difference. So ano nga bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin lang nun, sir, na for example, sa isang ahon, sobrang bigat ng pagpedal mo pataas. Pero once na nag-shift ka dun sa kasunod na gear, pwedeng sobrang gaan naman. So it's either sobrang bigat or sobrang gaan nung gear na meron ka. Kasi wala kang gears in between na usually na meron sa mga 10-speed, 11-speed at 12-speed na cassette. So technically, sir, ang issue lang ng 1x8 na drivetrain is hindi yung range ng cassette, dahil kung ikukumpara mo ang isang 11 to 42 na 8-speed na cassette sa isang 9-speed na 11 to 42 na cassette, ang pinagkaiba lang nun is yung mga gears in between magkakalapit. So kung hindi malaking issue sa'yo, sir, yung malalaking jumps o yung pagtalon sa pagkambyo mo o yung differences mo sa cadence, hindi ko nakikitang issue ang isang 1x8 na drivetrain. Tandaan mo lang din, sir, na yung difference na 3 to 4 teeth between cogs ay napakalaking difference sa cadence. And that's it. Kung nagustuhan mo ang video na to, like, share. I'm Bong Salvacion and this is Komoto Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!